Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa ating channel. Ngayon, mabibidyo po tayo ng mga halaman. Sishare ko lang yung mga halaman ko dito sa bahay, yung mga collection ng misis ko. Tapos, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang bagong video. Alam nyo ba, nang magsimula ang pandemic, padami ng padami yung collection dito sa bahay ng misis ko. At kabilang na itong mga cactus na ito. Hindi lang yan. Marami pa rito mga halaman tulad dyan. Hindi ko lang masyado talagang kilala ang mga iba dyan. Yung iba may bougainvillea. Yan may rose. Tapos dito marami pa. Mga halaman ng misis ko. Dito rin marami din diyan. Ano, may monstera pa, pero sa lahat ng mga koleksyon niya o mga halaman dito namin sa bahay, may isa talaga dito na agaw pansin yung nasa loob. Ito yung monstera na hunt ko sa medyo malamig na lugar. Habang naghanap kami ng bonsai materials, gagawin naming bonsai, ito nahanap namin. Tapos, nilagay ko siya sa bote. Kasama yung kahoy na kinakapitan niya, kung makikita niya. Original talaga yan na kinakapitan niya. Pinotol ko talaga yung kahoy. Dinala ko tapos nilagay ko siya sa bote. Mga ilang buwan, nagsimula na siyang maglabas ng mga ugat. Ngayon na yan, dumami na yung mga ugat niya. Parami ng parami talaga yung mga ugat niya. Sa loob po ng 7 buwan, dito lang po siya sa loob. Hindi po namin linalabas o binabad namin sa araw. Hindi naman natuyo yung mga dahon niya. Sa katunayan, may bagong sibo na nga siya. Tapos pag may pumupunta dito sa bahay namin, ito yung talagang pinagtitripan nila na bibilin. Sabi nila mahirap daw makahanap ng monstera na nakakapit sa maliit lang ng kahoy. Karamihan daw doon kumakapit sa mga malalaking puno. Yan, sabi ko sa kanila, marami namang monstera na pwede nyo mahunt kahit ilang sako ang gusto nyo. Ito talaga yung pinagtitripan nila. Bibilhin daw nila. Sa loob ng 7 buwan, hindi po natuyo yung dahon niya. Napakaganda po niya tingnan. Sobrang malusog po siya. At kung may mga tips kayo o mas magandang advice, pwede nyo rin gamitin yung comment section natin sa baba. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa mga video ko. Thank you so much.